Ito ang Sitio Alon, lugar ng mga kababayan nating katutubok sa Pakibato District. Mayroong mahigit 100 pamilyang naninirahan dito na mula sa lahi ng mga ata matigsalog. Sa lugar na ito, nakilala namin ang isang pamilya na dalawa ang kanyang naging asawa at ipinahay sa isang bubong na sila ay magkakasama. Siya si Tatay Ben, 65 taong gulang. Isinilang siyang may kapansanan. Hindi siya makatayo, kaya palagi siyang nakaupo kung maglakad. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nagkaroon pa siya ng asawa, hindi lang isa, kundi dalawa. At ang nakakagulat dito, ang una niya mismong asawa ang humiling sa kanya na mag-asawa pa ng isa upang mayroon siyang katuwang sa paghahanap buhay at pagtataguyod sa kanilang mga anak. Paano nga kaya sila namumuhay? Paano sila nakikisama sa isa't isa? Paano ang pagsasama ng kanilang mga anak? Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Ito yung bahay ni Tatay Ben. So, malaki yung kanyang pamilya at nagkaroon nga po siya ng dalawang asawa. So, bali 16 yung kanyang naging anak. Siya po ay PWD na at nakita nyo kanina kung paano siya maglakad. So, napakalaki po ng kanilang bahay dahil sa dami po ng kanyang mga anak. Kaya ganito siya kalaki. Itong bahay po nila ay yung sinaunang bahay ng mga lumad pero purong kahoy. Kita nyo to, apaka. So, isa rin yung tay sa mga kabuhayan niyo po, abaka. Mauna yung pangita niyo, tay. Mauna rin yung pangita niyo, mga anak. Abaka. So, mahal niyang abaka eh. Magkano po ang per kilo ng abaka? Bila ang kilo sa abaka karon, tay? 60 per kilo. 60 per kilo? Per kilo yan na naman? Per kilo, 60. Sige, tay, pwede ba akong pumunta dito, tay? Pwede. Ang laki ng bahay nila. Para ayan, yung mga lumad kasi, may mga ganitong klase ng bahay na lumad kapag kahit paano meron silang pampagawa. Laki. Ito parang bodega na nila. Tapos dito naman, nandito yung lutuan, kung saan sila nagluluto. Ayan. Nandito yung kabuhan, banggerahan, Tagalog, may staksil kasi rin, makasinto. Wag lang. Ayan o. Ang laki. Tapos meron pa sila dito. Ayun o. Oh. Meron pa silang balkonahe. Tay Ben, ilang taon ka na? Ilang mong edad, tay? 65. Ah, senior na si tatay. Si Tatay Ben po ay senior na. Senior na. Okay, pero PWD po siya. Sinilang siya na ganyan na yung kanyang itsura. Okay? Ah, paano mo, tay, binuhay yung mga anak mo? Kahit na PWD ka. Giunsa daw nimo pagbuhi ang imuhang mga anak, tay, bisag sa imuhang kahimtang. Ay, ang anak buhi sa akong mga anak, ang ako lang ang mga asawa. Kaya nagdako na itong akong mga anak kaya magwangan, maunang kauban na sila mabuhi. Okay, so ang bumuhay yung mga naging asawa niya. Okay, so ang bumubuhay po sa kanila, sa mga anak niya, yung mga naging asawa niya na dalawa.
Okay. Sa tribo tay, sa lumad, legal yung nagkakaroon ng dalawang asawa. Sa tribo o sa lumad tay, kanang legal ba daw ang duhay asawa? Nakay kun siya lang. Legal kun. Kanang murag normal ra ba daw na? Hindi mabawal, dili. Ah. Sa among pagkatao sa mga lumad. Okay. Bisag pilang asawa nato, walay bawal na sa among pagkaluman. Namay kay daghan na diri nga asawa. Ah, so marami din marami din dito sa katutubo na nagkakaroon ng dalawang asawa. Naapoy uban daw nga daghan pa pud ay og asawa lahi pa sa imuha tay. Mm. Tagpila pud ang asawa pud nila. Nay tag upat. Nay tag lima. Mm. Dili makaingon na tag upat nga tasa-tasag balay dili. Usara. Dito po sa katutubo ay legal. Mayroon po dito daw na dalawa, tatlo, lima ang nagiging asawa, pero legal po sa kanila at sa isang bahay lang nakatira. Basta kayang buhayin. Basta kaya buhion. Oo. So ikinakasal din ba yan, tay? Din man kayong ginakasal. Musablabrah, sablab. Sablab. Sablab, mga kabayo o kabaw, kung may kaya, makaasawa na sila o ila. Basta marami daw. Ako ang nakaasawa ko, ha? Ang akong amahan. O amahan na babae. Nagsablag yung mga. Nagsablag. So sablag kasi... Wala man nga yung nagsablag. Kaya inisurada na sila ang duha. Na para ang iyang anak para makaari na siya. Okay, so kahit 10 hanggang 20. Kaya? Pwedeng mag-asawa basta may sablag. Meron kang iyaano, no? Okay, so para mas maintindihan po natin mga kumbayan sa kultura nila, yung automatic salog, ay legal po yung gano'n. Kasi sa Muslim, di ba gano'n? Legal. Basta kaya ang magbayad. Magbayad. Kabayo, kalabaw, ganun. Ang pirmerong asawa na ako, isa. Okay. Tapos na asawa na ako, nakaanak ko duha. Nagsulter na ito akong asawa nga daan nga pangitat at babae isa. Para na ako ikaparis, kata ako katabang. Ah, okay. So, nag-asawa po ulit kayo ng isa pa sa hiling ng inyong isang asawa para mayroon kayong katuwang. Sa hiling ng kanyang asawa na maghanap pa ulit ito ng isa pang mapapangasawa upang mayroon daw siyang katuwang sa kanilang hanap buhay. Pumayag siya at ibinahay niya ang isa pang asawa na magkakasama sila sa isang bubong. Siya si Nanay Linda, 50 anyos. 14 anyos pa lamang daw siya na maging asawa niya si Tatay Ben. Mula siya sa lahi ng mga Ubo, Manubo. Nang 10 taong gulang pa lamang siya nang mapunta siya sa lugar ng mga ata matiksalo. At dito na siya lumaki hanggang nakabuo ng kanyang pamilya. Linda, ilang taon ka na? Ilan mo edad? 50. 50. Tapos nagkaanak pa kayo ng... 14. 14? 14? Oo. Matagal ko na kuhaan ninyo. Kay tatay? So 14 ang naging anak niya. Ikaw ang unang asawa? Si tatay ang... si nanay ang unang asawa ni tatay. So 14 ang naging anak. Yung bata doon, yung anak mo. Hindi. Kanang dia, ako tanang anak ang dia sa. Itong 11 years old anak mo. Oh. Okay. Ang ganda ni nanay. Pag kamukha po siya ni Cherry Pie Pikachu. Hindi ko alam kung kilala niya, pero wa kasi yung naging asawa nga ni tatay. So si nanay, paano mo po natanggap nung una siyempre, PWD si tatay. Tapos, natanggap mo siya na gano'n. Minahal mo na siya noon pa. Kahit PWD siya. Bisag naasik ko ang gibati. Kahit PWD daw minahal niya. Ngayon, ikaw din yung humiling kay tatay na mag-asawa pa na isa. Ako nag-iwan nga asawa tag-isa kay aron ako yung
tabang nga mo kuan sa iya. Suporta ko sa iyang pagkaon. Oo. Na ako'y anak, mm-hmm. na daghan niya. Wa ko'y kauban sa magpakaon sa akong anak. Okay. So, kaya niya tulad ng sinabi ni tatay, kaya siya nag... siya na yung nagsabi kay tatay na mag-asawa pa ng isa para may katuwa nga sila sa paghahanap buhay kasi ang daming anak. Okay lang sa'yo yun, ay? Okay lang. Kamusta ang relasyon mo sa pangalawang asawa? Unsa daw ang imuhang gibati sa imuhang ikaduhang asawa ni tatay? Wala man. Pariyara man gihapon og isa. Ang akong nahuna-una. Parang siya lang pa din daw ang naging asawa ni... Pero magkasundo kayo? Oo. Nag-uusap kayo? Sabay kayong kumakain? Oo. Hindi kayo nag-aaway? Dili. Dili, okay. Kasi nga sa kultura kasi po nila, ay legal po yun. Pero nung unan, tinanggap mo na sa sarili mo na dalawa kayo? Oo. Paano yung pagtulog? Pagtungaon ang lalaki, oo. Kaming babae. Dito sa okay. So, nasa gitna lang si tatay, dalawa sila. Okay. Rated PG, mga kababayan, di pwede sa mga bata. Siyempre normal po yun na pangailangan ng mag-asawa. So, paano yung setup? Ako muna, tapos siya, sa isang araw, gano'n. Pangalawa, tapos ito po, kaya po ganito siya, yung panel niya nasa back. So may purpose po yan kung saan nakatapat po yung araw. Ayan, doon nyo po siya pipihitin. Tapos ilalagay nyo na po ngayon siya sa wall or sa poste na lapit sa bahay nyo, nakaganyan po siya. Ayan, tapos ito na po yung kanyang remote. So may remote po yan. So katulad po ng mga floodlight, may po siya remote. Ayan, ganyan po siya kaliwanag. Sobrang liwanag po ito kasi 100 watts. So medyo mabigat lang po ito. Malaki po siya eh. And nakabigat po dito yung kanyang tube at saka po ito. At syempre yung solar panel. Siya sa isang araw, gano'n. Kanang kung magtapad na daw, kung mag-sweeping, unsa daw inyong sabot? Ang sinabot ay, kung asa dapat siya mo gusto ang lalaki, dito rapod. Dito rapod mo kuhan sa, kung asa dapat ang iyang kagustuhan sa isa kagabi. Okay. Mauna. O sino mauna? Oo. Tapos the next day, okay, naintindihan ko. Pero sa normal na mga kababayan, no? Sa normal, siyempre, sa atin, hindi ganun yung setup. Pero sa kanila, okay lang yun. So, ni minsan, hindi ka nagalit kay tatay. Kanang wala giday time nga nasuko sa imong bana? Wala. Kay malo limang tuto. Naawa naman. Naawa. Hindi daw siya nagalit, sir, o nagtampo, nagdibdib. Kasi naawa naman daw siya kay tatay. Okay. Naawa siya. Grabe, no? Siya pa yung humiling sa kanyang asawa na mag-asawa pa ng isa para may katuwang siya. Pero alam niyo mga kabayan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kamukha siya ni Cherry Pie Pikachu. Ang ganda. Napakaganda niyo, Nay. Napakaganda mo nung araw. Kanang gwapa gidaw kay kasauna. Kanang kabataan pa daw ni mo. Ambot lang siguro kay oota ka. Kuan po rin, gwapa. Gwapa ta sa una o dili. Gwapa siya, gwapa, promise po. Pero 14 ang naging anak niya. Hindi man lang nalaw siyang si nanay. Hindi man lang siya naging ano ba. Yung iba, law siyang na ano na. Pero maayos pa siya. Ano yung kabuhayan niyo dito, Nay? Unsay panginabuhi daw ninyo, dili? Magtanong sa kamuti, langoy, saging, o mais. Mangulay. So yun yung kinakain niyo? Parang mga langoy, parang kaunang uway bugas. Okay, so araw-araw kayong nasa sa bukid? Oo. Okay. May mga lupain kayo dito. Yuta. Mayroon kayo yuta. Na. Okay, madami siguro. Dako inyong yuta? Dako. Dako. Diha sa ubus.
kain dito. Ah, okay. So, kahit nagbubukid si Nana, yung figure niya pa rin ganun. Alam niyo kung bakit? Walang chemical ang kinakain nila. More on na rough growth sila. Mga lamang lupa ang kanilang kinakain. Katulad ng balanghoy, kamote. Kaya naging ganito. Gaano mo kamahal si tatay? Mahal sa mahal niya po. Hantod sa kanturan. Kung mamatay na kinsay mo kauna sa amo ah, dito na lang sa kahit saan magkuan. Kung makasundo pa siya sa ako dito ah, mahal niya po na ko. Okay. So mahal niya daw si tatay. So napakalaktasin ng inyong bahay. Sakto nga para sa isang malaking pamilya. O yung pagluluto, sino yung nagluluto? Hindi ba kayo nag-ano na? Like for example, isang lutuan lang kayong lahat. Kanang kumaglungag daw, isa ra daw kalungagan tanan sa tibok anak. O kung dako ang kaldero, o maabot o 3 kilos ang bugas, di harapot sa isa kakaldero ang lungagan anak. Okay. So, ang laki ng kaldero nila siguro. Yung nakita kong kaldero kanina. So, ito yung kaldero ninyo, yung malaki. Kasi piruin mo, 14, yung asawa, ay 14 ang naging anak. Plus, naging anak pa ni... Ilan ang naging anak ni tatay sa ikalduhang asawa? Isa na lang ang nabuhi. Buwan upat ang namatay sa... Ang kaugalingon niyang anak, nilipon nga. Ang iyang asawa sa una, nanay anak sa iyang unang asawa. Okay. Siya si Nanay Loretta, ang naging ikalawang asawa ni Tatay Ben. Mas matanda ito kay Nanay Linda. May una raw itong naging asawa at nagkaroon ng 4 na anak bago pa napunta kay Tatay Ben nang mamatay ang una nitong asawa. Sila ang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, si Nanay Linda at Nanay Loretta. Dahil PWD nga si tatay, hindi nito magawang maghanap buhay. Si Nanay Linda ang maghahanda ng kanilang pananghalian. Nilagang karlan o kabi ang kanilang kakainin. Isa yun may makakaonser sa kuan bugas kay inig na may baligya. Maura po makakaon ng bugas. Makapalit ng bugas. Bigas yun. Katura siguro sir sa ang uban ang nakaminyo ana ah. Lugay na siguro biyaan. Pero ako ah, sukat sa among pagminyo ana sir. Kung sa iba daw ay matagal nang iniwanan si Tatay Ben dahil sa kalagayan nito. Pero hindi daw niya ito magagawa dahil sa mahal niya ang kanyang asawa at naawa siya rito. Mahirap ang kanilang naging buhay dahil sa dami ng kanilang naging anak. Sir, dagan akong mga anak. Iyarusin mo pagkakuan, pagkauna mo. Among nahuna-huna na mayang tagwa na lang minabuhi sa kalibutan. Na akong bana, usay magkasakit siya, ma'am. Sir, magkasakit siya. Kamira po ang mga kuan sa iya, tabang. Ang among mga anak, kami na po na umagkuhan sa iya. Kasakit. Maayo. Kayo man tayo grado. Ang uban nga akong mga anak, wak ka eskula sir kay wak ka lampos kay wak may kuhan kagas. Kung sila to, apoy. Normal na sa mga katutubo ang nag-iimbak ng napakaraming asin. Napakalaga nito sa kanila. Kahit wala silang ulam, basta mayroong asin, ay okay na. Malagmaan.
tanaling may asin man, may mabuti. Matapos maluto, pinakain na niya ang kanyang asawa ni sa Tatay Ben. Ilagang karlan na isasawsaw sa asin. Tinalhan din niya ng pagkain ang isa pang asawa na si Nanay Loretta. At dito, nagkukwentuhan sila. Pinag-uusapan nila kung kamusta ang mga pananim sa kanilang bukid. Kapatid na daw ang turingan nila sa isa't isa. Hindi sila nag-aaway at palaging nagkakasundo, nagtutulungan para sa kanilang ikabubuhay. Nya siga su mamuhas ang pamuhas tari mo kasilo no mamuhas ang bingas. O sa ngalan? No ngaran nila para. Lolita. Lolita? Lolita. Rolita? Lolita. Lolita. Ah, Lolita. Okay, saka po kasi ay galing pa siya sa bukid. Si nanay din kasi galing din siya sa bukid. So silang dalawa kasi yung naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Although may mga sarili-sarili lang anak, pero isang pamilya lang ang turingan nyo dito. O Saradok, kapamilya ang inyohang di una-una maragpaminang inyo? Oo. Oh. Okay. Si Nanay Lolita? Lolita. Si Nanay Lolita, pilay mong edad? Sa isang tabuan, ba edad ko? 65. So senior na. Okay, so siya yung pangalawang asawa ni Ben. Okay. Kamusta ang pagsasama niyong dalawa? Okay naman. Okay? Okay naman daw ang inyong pagkuyog. Pagkuyog din sa usa ka panimalay. Okay la. Okay lang. Okay, ikaw ate, kamusta ang pakikitungo kay ate? Okay. Okay. Okay man din. Okay din. Okay. Hindi kayo nag-aaway? Hindi. So tinuring niyong kayong dalawa? No. Hindi daw ka balong Bisaya. Hindi daw siya makaintindi, sir. Okay lang. Ibibisayain na lang ni Kuya Eli. Okay. So, hindi kayo nag-aaway? Wala mo nag-aaway. Kamu, dili mo mag-aaway daw. Kaya mag-aaway. Aaway. Kagisit. Okay lang. Tumawa. Okay lang. Hindi kayo niya. Problema. Kagisit kira. So, hindi kayo nag-aaway? Wala daw mo nag-aaway. Oo, dili. Dili. So, talagang na atawag nito. Isinapuso na nila na silang dalawa ay mag parang pamilya. Okay. Meron bang ano? Meron time na nagtatampuhan kayo? Nabray time nga ka namang mangluod po kasaya ha. Wala gyud. Wala. Okay. So, pagising sa umaga, anong ginagawa? Sino nagsisilbi kay Tatay Ben? Mostly pag matada sa buntag, kinsa din nag-atiman kay Tatay Ben gidaw. Usay siya pun mo kuan, usay mo bangon mag-init sa tubig. Kuan butangan og kape nga painom. Painom niya. Yung dalawa bilang kayo ay parehas asawa sa pagsasama. Okay. Halimbawa lang dumating yung time na si Tatay, syempre matanda na at nauna siya doon sa taas. Kayo ba ay magsasama pa rin dito sa bahay? Kung muabot daw ang time nga mauna si Tatay Ben o gawa sa Tres Kalibutan,
magpuyog ba gihapon daw mong duha o isa ka panimalay? Oo. Usa sa panimalay. Oo. Okay. Kaya na may mga anak na mo nga mag kuan sa mo ah. Ah, okay. So kahit na mauna man daw si tatay, dito pa rin sila sa bahay na ito magkasama. Okay, mahal mo si ate? Oh, mahal. Okay, mahal mo rin si ate. Okay. Gaano mo siya kamahal? Ah, mahal sa mahal gyapon. Sa kung pinulungan pa sa kuan sa netibo. Dakak ginawa. Dakoy ko ginawa mas kandin. Sang dakoy mas ginawa kandin ko di. Poong diyot asawa na eh. Kung binisay yung kuwan sabiti. Ang iapon gugma, dilipid sa ako. Dako din ang gugma sa ako. Pero ako apod, dako po ang gugma ako sa iya. Ha? Ang amfun ba na, maurag iapon. Isa ragit ang kuwan gugma. Kung ano daw ang pagmamahal nila sa isa't isa, sir, ng kanyang asawa, ganun din po daw ang pagmamahal niya sa asawa niya. Okay, ang bait okay, nanay. Grabe, no? At least, yung pagsasama nila, hindi po sila yung parang mga pusa. Hindi sila yung mga parang pusa na nag-aaway. Tapos nagmamahalan sila bilang isang, siguro magkaibigan na. So, tinuro niyo, kayong dalawang magkaibigan na? Oo, murag. Kuha naman nagsuon. Ah, magkapatid. Okay. Ang among huna-huna, murag managsuon na gihap. Tinuod mga managsuon ni kay isa naman po ang among balay. Pero medyo may paggawid din sila, no? Medyo sinanay lang. Siyempre, maedad na siya, 65. Si ate naman, si ate Linda ay bata-bata pa, 40 plus pala, 47. Okay? So, natutuwa kami kasi sa kabila nung ganong sistema, ganong setup, pero isang pamilya sila na magkakasama, kapit-bisig. Silang dalawa yung naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Okay. O, ay legal na nagsasama sa isang bahay at legal sa mga katutubo na mayroon po silang asawa na dalawa. So, matanda na po sila, nagkaroon sila ng 14 na anak kay Nanay Linda. Gaano mo kamahal yung dalawa mong asawa? Unsa daw nimo kamahal ang duha nimo ka asawa? Mahal ko gid, dili na ko dili awayon, dili na ko unsaon na sila. Kay nanay kamot ko na akong amahan, kay mo tan-aw na sa ako ah. Kung gamay perso akong anak, sila pud mahatag sa ako para makakaon na akong mga asawa na iyang gibuhat ni paasawa na sa ako ah. Mahawak asawa ko, so wala ang pangunitaw matnahin mo nakaasawa kay may tungod siya sa amoy ko, kapaning kamot, na yun, pamitot maitan pa ng paasawa ko din. Silang dapat to permero. Kasi nanay din, okay. Ano po yung mensahe nyo kay tatay? Kasi siyempre matanda na siya. So hanggang sa pagtanda niya, paano nyo siya aalagaan at hindi nyo siya iiwanan? Unsaon daw niyo pagkuan si tatay? Unsa daw inyong masulti? Nga karon tigwang naman siya po. Unsa daw inyo ang ikasulti sa iya ha? Amo gid ali kuano na lima unsa ra? Amo mahon og atimanon gid sa mayo. Dili nga pasagdan no. Aalagaan daw nila sir. Si nanay, unsa daw imong makasulti? Oh, niluman. Ti bahad ni. Iya man det ko din guhod manumbu ano. Ah, si nanay kasi hindi marunong magbisaya, inilumad. So, ganun din naman siya, no? Hindi mo siya pababayaan. Murag dili niya pasagdan gihapon. Oo, oh, maurag gihapon. Ah, okay. Sige po. Imahal gyud na ko. Gimahal ko na nila. Gimahal gyud daw nila. Ano yun? Gimahal gyud daw ni nanay si tatay. Gimahal po daw niya ang dalawa. Bisa ba matayo tiguang nako dili good mo mausab ilang mga pag-atiman sa ako kay gimahal ko na nila. Kahit tumanda na daw siya sir. Mm-mm. Hindi daw talaga magbago ang kanyang pagmamahal. Okay, kahit daw tumanda na rin si tatay, hindi magbabago yung pagmamahal niya sa kanyang asawa. Sinare namin sa inyo itong video na to dahil isa sa mga kultura ng mga katutubo yung legal na pag-aasawa ng dalawa, tatlo o higit pa as long as kayang buhayin at sa vlog nila ay maikaya, ano,
na ibigay. Okay? So, sa kanilang pagsasama, wala namang pong problema. Okay. Ito, dahil mahirap po ang kanilang buhay at sa dami ng kanilang naging anak at halos hindi nga sila kumakain ng bigas. Minsan lang. Dahil hindi ito ang bigas. Meron kaming ipibigay na tulong para sa inyo para hindi naman palaging karlan o kamote ang kinakain nyo. Alam kong napaka-importante ng pagkain sa kanila pero nasanay sila na inyong kinakain. Okay, sa pagkakataong ito, meron po ba kayong pera? Sa panahon daw karong adlawa, nabada mo'y kwarta ng gigunitan? Ah, wala. 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 Wala kayong pera. Si tatay walang maintenance. Gamot. Wala kayong maintenance ako sa akong sakit ng karong bangko. Pagin kapalit sa tambal. Pagin kapalit sa tambal. Walang pambalya ng gamot. Okay, sige. Ayan, binili natin sila ng isang kabang bigas. Ito. Ayan. Murag makahilak ko sir sa inyong pagtabang sa amasin. Dagan salamat sir sa inyong pagtabang sa amasin. Sukad-sukad sa among pagpuyo, sir. Kamu pagit ang nakatabang sa amo, sir. Daghan din salamat sa inyo, sir. Salamat din po. Tay, huwag ka lang, Ray. Ayan, ano po? Ano yan po? Tears of joy. Kasi sa ngayon lang sila nakatanggap ng ganitong tulong. At hindi pa po dyan natatapos yung tulong namin to. Maibibigay po akong cash para po sa inyo, para kung saan nyo po pwedeng gamitin o pandagdag sa pananim, kung ano po yung pwede nyo bilhin para makatulong po sa inyo. Sina ng 10,000 pesos. Yung 5,000 po galing kay Tita Marisa Peralta. Maraming salamat, Tita. At yung 5,000 naman po galing sa PBT. So, ito po, bigay ko po sa inyo. Gusto ko magamit nyo po itong lahat kung saan nyo po pwedeng gamitin dahil isang pamilya naman kayo, kung pang pagbili ng sa mga bukid or kung ano po yung pwede nyo gawin, ha? Kayo na po ang bahala. Ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Yan sana po ay makatulong sa inyo, ha? Gusto mong kusendakan. Salamat, sir. Ay, okay ka lang, Kai? Okay lang po. Nay, okay ka lang, Nay? Okay lang? Okay. Ayan na. Nakakahanga yung pamilya nila. Si tatay, ano po siya? PWD. So, pagkapanganak pa lang niya, hindi na siya nakakalakad ng maayos. So, pero, sa kabila nun, 14 years old siya nang nag-asawa kay tatay. Si tatay kasi 65 na. So, kahit na ganun, minahal niya si tatay. Si nanay naman, kahit na ganun din, minahal niya si tatay at hindi po nila iniwan. So, parang kahit na ganun yung pamilya nila, sa atin hindi normal yun na mayroon dalawang asawa. Pero sila po ay, yun nga, magkakapit-bisig, nagtutulungan at masaya yung pamilya kahit mahirap. So, sinare po ulit namin itong video na to para hindi sila ikutsain, para ipakita lang namin po sa inyo na kahit ganun yung naging buhay nila, hindi po sila magulo o hindi sila nag-aaway-aaway at legal po sa kanila yan. Sige po, maraming salamat po sa inyong mga kababayan, sa lahat ng mga nanonood. Thank you so much as a sponsor po natin. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Salamat, sir. Daghang salamat sa inyo.
Dakan salamat ng pagtawang yukod ka namin to, uya. Dakan salamat, erog mato. Si ini ko, uya ka. Ngunit ito, tabang ka namin to, kagpakaog sa asawanoy. So, mahal na si asawanoy, kanaka pasamat ato, baka yang kuy, ang kuy ko sito. Kaniyo si ini to, kuwa. Ipakoon mo ka namin to, buhi ang tamong kuy kato, asawanoy no, kagpakaog ipipanaw. Salamat. Salamat. Okay, sige po. Thank you.